Mga idol, matapos nga po ang matagal na paghihintay ay sa wakas, malaki na nga po ang posibilidad na magbabalik na bukas si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Yan nga ang ating unang pag-uusapan dito na sasamahan ko na rin ang balitang nasa Pinas na nga po ngayon si Nick Young at ang naibalitang papalit muna, pansamantala kay Kevin Durant. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang inilabas na good news sa Big 5 ng Lakers kahit natalo man ang kanilang kupunan kanina kontra sa Denver Nuggets. Ano kaya ito? Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan natin ang yan. Pagkatapos nga po mga idol ng ilang linggong pagre-recover ni Stephen Curry mula sa natamo nitong injury sa kanyang balikat, ay sa wakas tuluyan na nga pong naging maganda ang kanyang kalagayan. Sa katunayan, nakapag full practice na nga ito kasama ang kanyang mga kakampi sa loob ng court na merong contact. At ayon nga po sa unang inilabas na balita, sa darating pa naman nga pong laro nila kontra sa San Antonio Spurs, magbabalik si Stephen Curry. Ngunit dahil nga sa napakabilis na pagaling at pag-ayos ng kanyang katawan, mukhang mapapaaga nga po ng isang laro ang pagbabalik nito. Bali, sa unang pagkakataon, simulang magtamo ng injury si Stephen Curry, nakalista na nga ito ngayon bilang probable sa kanilang magiging laban bukas ng umaga kontra sa nag-i-struggle na kupunan na Phoenix Suns. Meaning, malaki nga po ang posibilidad na bumalik at makapaglaro na ito, na sobrang nangangailangan ngayon ng isa pang superstar na magbubuhat sa kanilang laro. Sobrang nababahala na rin naman nga po ang kanilang head coach na si Steve Kerr sa kanyang mga players, lalong-lalo na kina Draymond Green at Kevon Looney na parehong nagkakaroon ng malalaking at mabibigat na numero sa kanilang mga laban. Bale, as of now, silang dalawa lang naman nga po ang maaasahan ngayon sa front court ng Warriors na makipagbanggaan sa ilalim ng basket. Dagdagan mo pa, kailangan pa nilang gumawa ng puntos. Kaya medyo sumosobra nga paminsan-minsan ang kanilang nagagawang trabaho sa kanilang kupunan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang nasa Pinas na nga po ang dating NBA player na si Nick Young. Tatlong linggo mga idol bago magsimula ang The Dubai International Championship, lumapag na nga po sa Pilipinas si Nick Young para umpisa ng kanilang gagawing preparasyon at pag-develop ng chemistry sa kanilang magiging lineup na strong group team na sasabak na sa darating na January 27 hanggang sa February 5. Kung inyo nga pong matatandaan, bukod nga kay Nick Young, maglalaro rin naman dito ang ilang mga import na sina Ridaldo Balkman, Cedric Bearfield at si Angie Kwame para iprepresenta ang ating bansa. Habang dumako naman tayo mga idol dito sa ating pangatlong storya sa balitang papalit pansamantala kay Kevin Durant. Naibalita ko na nga sa inyo na mawawala nga si Durant sa Nets ng at least 2 linggo o mahigit sa 7 laban. Yes mga idol, at least 7 game nga po ang hindi nito mapaglalaroan, kaya wala ngang ibang choice ang Nets kundi gumamit ng player sa kanilang lineup na ipangpapalit na lang sa pwesto ni Kevin Durant. As of now, nag-average nga po si Durant ng 29.7 points, 6.7 rebounds, 5.3 assists per game, which is napakahirap gayahin o tapatan, at wala silang iba pang player na nagtatala ng ganyang malaking puntos. Kaya aasa lamang nga po ang Brooklyn Nets either kay Ben Simmons o di kaya kay TJ Warren na magiging agresibo ang dalawang ito pagdating sa pagtatala ng puntos. Gayong sila lang naman nga po ang may kakayahan ngayon na kumuha sa kanilang opensa. Habang dumiretso naman tayo dito sa ating huling storya sa magandang balita sa Big 5 ng Lakers. Kahit man nga mga idol, natalo ang kanilang kupunan kontra sa Denver Nuggets sa kabila nga po nito ng pagkatalo ng Lakers sa kanilang huling laban at magkakaputol ng kanilang winning streak, ay hindi rin naman nga masyadong nagalit at naapektuhan dito ang kanilang mga fans. Gayong napakasolido para naman nga nang ipinapakita ng kanilang kupunan sa kanilang nakalipas na laban. Sadyang minalas lamang nga po ang kanilang team dito sa pagtatamo ng injury ng ilan sa kanilang mahalagang player, pero hindi na rin naman nga magtatagal at makukumpleto na rin naman nga po ang kanilang lineup, lalong laro na ang kanilang Big 5 na inaasa ang pagbabalik ng kanilang dalawang superstar na sina LeBron James at Anthony Davis. Ika nga, isa lamang nga daw itong minor setback para sa binubuo nilang isang major comeback. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong video ngayon na ating tinalakay dito sa aking YouTube channel. Once again, this
is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. So yun lamang mga idol, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.